Oh, good afternoon. Ngayon, ituturo ko ngayon sa inyo kung paano i-update ang 3XL Wheel Aligner Card Database. So, ito yung Wheel Aligner natin. Titingnan natin, ha. Ang tutorial na ito is para sa 3XL E315 Wheel Aligner. So, titingnan natin kung anong kulang sa database natin. Please select the vehicle model. Titingnan ko ngayon kung mayroon tayong Isuzu Crosswind. Isuzu Crosswind. So, walang Crosswind. So, Isuzu Cross Vehicle. So, mayroon. Okay. Punta tayo ngayon sa Toyota. Mayroon tayong Innova. Kung makikita nyo, wala tayong specs sa Innova at sa Crosswind. Okay. So, Mitsubishi Adventure. Tingnan natin kung mayroon dito. Mitsubishi Adventure. Wala. Okay, wala. So, gagawin natin ngayon mag-download tayo ng update ng vehicle ng aligner na to. Close muna natin to. Okay. Ang unang gagawin, mag-download muna ng update sa internet. So, search lang sa Google. Kung Google. Ito, Google. Google kayo. Search nyo lang 3XL Car Database Update. So, meron kayo makita rito. Itong sa website ko, Erwin Salarda. In-upload ko talaga sa online to para makita ng ibang naghahanap. So, hanapin lang Erwin Salarda. Then, pindutin yung link. Okay. So, nakalagay dito. Pag software ang sira sa'yo, pindutin mo to para ma-download yung software. Pag database naman, ito naman, download CCD card specs. Okay, pindutin lang tong image na to. Okay, mapunta ka sa Google Drive kung saan ko in-upload yung file. Pindutin lang yung download. Ayan, na-download na. Okay na. Okay, tapos na ma-download, no? Open natin yung file. Open natin yung location ng file. Auto.db yung file natin. So, ilagay ko muna sa desktop para makita niya. So, ito yung bagong database natin na galing doon sa website ko, no? So, ang gagawin natin ngayon is ilalagay natin to dito sa loob ng aligner natin. So, unang gagawin is backup muna. Mag-backup. Backup the old wheel aligner database. So, backup muna natin. Paano i-backup? Sundin lang. Sundan nyo lang itong video na to. I-right click ang software, ang icon ng software, open file location. Hanapin dito ang auto.db. Ito. So, i-right click to, tapos i-rename. Lagyan natin ang pangalan na kahit ano lang, para mabago lang yung pangalan niya. Okay. Hintayin natin kung nag-lag ang computer ko. Okay. Ito na yung backup natin. Okay. Kasi in case kasi na corrupt yung file na download natin, pwede natin ibalik tong original ng database. So, gagawin ko ngayon is kopyahin tong download kong files online sa internet. Copy. I-write dito tong icon ng aligner. Open file location. I-paste dito. Okay. Pag-paste na, hintayin natin. Since mabagal, okay, nandito na yung auto.db natin. So, updated na yung ano natin, yung wheel aligner, no? I-check natin kung anong meron dito sa bagong specs na nilagay natin. I-open ko to. Okay. Tingnan ko ulit, ha. Punta ako ngayon sa Isuzu. Please select the vehicle model. Isuzu. Hanapin ko yung Crosswind. Meron dito na yung Crosswind. Kahit cross lang. Andito na Crosswind natin. Okay. Punta tayo ulit sa Please select the vehicle model. Mitsubishi. Meron ng Adventure. Andito na Adventure natin. Punta tayo sa Innova. Please select Toyota. The vehicle model. Kung meron tayong Innova. Innova. Ito na Innova natin. Kung mayroong BIOS na,
Pero naging BIOS na rin. Okay. Sa ngayon, ito yung pinakalitis na specs natin na galing sa 3XL. Ngayon, itong date, July 20, 2020. No? Ito, as July 20, 2020, ito yung pinaka latest na specs ng 3XL natin. Okay, ganun na kadali. Thank you, thank you.